Kayo po ba ay naniniwala sa anghel? Hindi ba nga po natin nakikita ang mga anghel? Sabaga sila po'y espiritu. Hindi po natin katulad na tayo po ay may katawan. Ang anghel po ay walang katawan. And they are messengers of God. Sila po itinalaga upang gabayan tayo pong mga tao habang tayo po'y naglalakbay pa sa buhay na ito. At ang bawat isa po sa atin ay may tinatawag na guardian angels. Kung meron pong nakatalagang demonyo sa atin, may nakatalaga rin pong guardian angels sa simula pa lang ng ating buhay. From birth to death, may naka-assign na po. Kaya karapat-dapat lang po na tayo ay humingi ng tulong sa Kanya. Karapat-dapat lang na i-recognize natin sa buhay natin na meron palang anghel na gagabay sa atin. Sa panahong tayo nalulungkot, sa panahong tayo nalilito, sa panahong tayo nanghihina, sa panahong tayo ay maaaring nakakaranas ng marami mga problema, lumapit po tayo at manalangin sa mga anghel, sabagat sila po ang itinalaga ng Panginoon. So many instances in our lives na hindi natin maintindihan kung bakit may mga pagkakataon na tayo nakaligtas sa mga sakuna, sa mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin maipaliwanag kung bakit nailigtas tayo. Yun po ay dahilan sa ating mga guardian angels. At ano po ba ang sagisag ng mga anghel? Ang sagisag po ng anghel ay the presence of feathers, yung pakpak na simbolismo rin nila. Pangalawa, the flashes of lights na ilaw na nakita natin kakaiba, yun po yung nagmumula sa kanila. Another is rainbow, bahaghari. Pag kayo nakakita ng bahaghari, sana'y maisip niyong hindi lang ito normal occurrence, kundi ito'y pagpapakita lang na kasama mo ang iyong mga anghel. At ano pa ho ang masasabi natin tungkol sa mga anghel? Paano mo naman nararamdaman na merong anghel? Una po ay sinasabi nila na goosebumps experience. Na kayo po ang makakapagpaliwanag nito na bigla na lamang merong kang tinkling sensation, bigla na lang tumataas ang balahibo mo at talagang iba ang iyong nararanasan. Pangalawa, angels sometimes can give you direct messages. Katulad ng tinanggap ng mahal na birhen kay Angel Gabriel. Katulad ng tinanggap ni Zachariah kay Angel Gabriel. Direct message, tinkling sensation, at pangatlo nga po ay the experience of being touched. Na ikaw ay touched by the angel of God. Na sa kabila ng napakaraming karanasan natin ng mga paghihirap, panahon po ng pandemya, nakakangiti ka pa rin. Ikaw ay nakakatawa pa rin sabagat alam natin merong anghel na gumagabay sa atin. Ang hindi ko po malilimutan ay yung isang larawan po ng libro na naroon yung angel, nagsasabi, huwag mong kunin yan. Sabi naman nung demonyo, kunin mo yan, kailangan mo yan. At yun pong natanim sa isip ko hanggang sa ngayon na maliwanag na maliwanag sa akin yung natutunan ko sa mga anghel na bawat isa sa atin may nangangalagang anghel. At siguro nga po ay maliwanag pa sa atin yung itinuro sa atin na panalangin, angel of God, my guardian dear, ano yan? Nalimutan ko na. Angel of God, my guardian dear, whom God commits me here, be ever at my side to light and guard, to rule and guide. Kaya naroon po ang ginagawa ng anghel sa atin. Ginagabayan tayo.
binibigyan tayo ng liwanag, binibigyan tayo ng daan upang mataluntun natin ang landas na itinakda sa atin ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, muli nating kilanlin ang ating mga anghel. Hindi man natin kilala ang kanilang pangalan, man lang ay pasalamatan natin, invoke the angel in our life. We are surrounded by angels. Maaring hindi natin nakikita through our naked eyes, but the eyes of faith will allow us to see the presence of angels. Pasalamatan natin ang Diyos sabagat merong anghel de la guardia na gumagwardya sa atin, nagpo-proteksyon sa atin upang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen.